Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong atin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo munang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masuno rin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha, maghahari sa daigdig,
sa lahat ng mga bansa. Mangangayupa pang lahat ang palalot mayayabang. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilangpay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Magsitayo po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaki naghanda ng isang malaking piging, at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares ng baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ang lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Sa ating unang pagbasa, ang kauna-unahang imbitasyon at paanyaya ni San Pablo ay, "Mga kapatid, magpakababa kayo
katulad ni Kristo Jesus. Ang pagpapakumbabang ito ng ating Panginoon ay yung pinakadakilang pagpapakumbaba sa kaysaysayan ng mundo. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung tinatawag na kenosis. At ang ibig sabihin ng kenosis ay yung pambihira at natatanging pagpapakumbaba na ginawa ng ating Panginoon. Mula sa pagiging Diyos, Siya ay naging tao. Mula sa pagiging manlilikha, Siya ay naging katulad natin na nilikha. Mula sa pagiging tao, ngayon sa Eucharistia, Siya ay tinatanggap natin sa anyong tinapay at alak. Yung ganitong klase ng pagpapakumbaba ay inaanyayahan tayo na sumalamin sa ating sariling pagpapakumbaba. At sa kanyang kababaang loob, inaanyayahan niya lagi tayo na dumalo sa kanyang inihandang piging. Pero sino nga ba yung nararapat na dumalo sa kanyang piging? Sino ba sa atin talaga yung nararapat na tumanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Sa ating ebanghelyo narinig natin yung talinhaga ng ating Panginoon patungkol sa paanyaya sa piging. Ang konteksto nito ay para sa mga Hudyo. Dahil dumating si Hesukristo bilang Mesiyas, ngunit hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Kaya anong nangyari kalaunan? Ang pagliligtas ay ibinigay sa mga hindi Hudyo, sa mga pagano. Bagamat ang pagliligtas ay binibigay pa rin sa lahat. Pero ang pagliligtas na ito ay nararanasan natin ngayon sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoon sa Eucharistia. Pero kung tatanungin natin yung ating sarili, talaga bang nararapat tayo na tanggapin siya? Talaga bang nararapat tayo sa paanyaya ng ating Panginoon? Ang totoo niyan, wala naman talagang sino man sa atin ang nararapat na tumanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Walang sino man sa atin ang may karapatan na tanggapin siya sa atin. Walang sino man sa atin ang nararapat sa piging ng Panginoon. Pero bakit tayo naririto ngayon? Bakit patuloy na ibinibigay ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa piging sa Eucharistia na lagi niyang inihahanda? Hindi dahil karapat-dapat tayo. Hindi dahil may karapatan tayo. Inaanyayahan tayo, hindi dahil karapat-dapat tayo, pero dahil pinagindapat tayo sa kabila ng ating pagiging hindi karapat-dapat. Ibig sabihin, patuloy nating tinatamasa ang piging ng Panginoon sa Eucharistia, hindi dahil mabuti tayo, pero dahil mabuti ang Panginoon. Patuloy nating tinatamasa ang Eucharistia, hindi dahil may karapatan tayo, kundi dahil sa walang hanggang kabutihan at walang humpay na pagbibigay ng Diyos. Dahil sa totoo lang, no, kahit naman siguro ako, o kahit na sino pa man sa mundo, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating pagkukulang, dahil sa dumi na dulot ng ating kahinaan at kasalanan, hinding-hindi talaga tayo nararapat na tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Pero dahil sa walang hanggang pagmamahal niya at patuloy niyang pagbibigay sa atin ng kanyang sarili, pinapagindapat niya tayo. Siguro yun yung susi na salita. Hindi nararapat, pero pinapagindapat. Walang karapatan, pero binibigyan ng karapatan na patuloy na tanggapin ang ating Panginoon. Kaya ang paanyaya sa atin ngayon ng ating Panginoon at ang ating mga pagbasa
tulad ng pagpapakumbaba ng ating Panginoon sa kanyang pagbibigay, nawa maging mapagkumbaba din tayo na patuloy na tanggapin ang kanyang paanyaya na siya ay daluhin sa kanyang piging. Let us be humble enough para umattend ng misa. In other words, maging mapagkumbaba tayo na tanggapin ang kanyang paanyaya na pakinggan ang kanyang salita sa Eucharistia at tanggapin siya sa Eucharistia. Pero ang paanyaya din sa atin na kung tayo ay dadalo sa piging ng Panginoon, sana talagang dumalo tayo ng ganap. Sana talagang dumalo tayo ng kumpleto. Na ibig sabihin, kung dadalo man tayo sa piging ng Panginoon sa Eucharistia, sana buo yung ating pagdalo. Minsan kasi hindi kumpleto. Marami sa atin nagsisimba nga pero yung isip natin nasa labas. Marami sa atin nagsisimba nga pero hindi naman makatanggap ng komunyon dahil hindi makapagkumpisal kahit merong laging available ang kumpisal. Marami din sa atin nagsisimba nga pero maraming pagkakataon din huli naman tayo dumarating. Marami sa atin gustong magsimba pero hindi na natutuloy dahil busy sa buhay, katulad ng mga inaanyayahan doon sa talinhaga ng ating Panginoon. Mga kapatid, simple lang naman ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Sa bawat sandali o bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, inaanyayahan niya tayo na dumalo sa kanyang piging kahit hindi tayo karapat-dapat. Pero sa pagdalo natin sa kanyang piging, nawa talagang dumalo tayo dito ng ganap at kompleto. Ibigay natin ang ating buong isip. Ibigay natin yung ating buong puso sa bawat pagkakataon na dumadalo tayo sa piging ng Panginoon sa Eucharistia. Dahil ang paanyayang iyon ay hindi naman nanggagaling talaga sa atin o kanino paman. Sa bawat pagdalo natin sa Eucharistia, ito ay ang pagpapakita ng pagpapakumbaba ng ating Panginoon na tayo ay inaanyayahan na dumalo sa piging na hinanda niya. Sa piging kung saan ibinibigay niya hindi lamang ang kanyang salita, kundi ang kanyang sarili. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo ay patuloy na pinapagindapat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalataya nating itaas sa Ama ang ating mga kahilingan. Siya na nagnanais na tanggapin nating lahat ang kanyang paanyaya sa hapag ng buhay na walang hanggan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa naway umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway matagpuang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kordero ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan,
pakinggan mo kami. Ang mga namayapa naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa pagnang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang makiisa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tumugon kami ng may bukas na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo munang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito
ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na November 7, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arevalo, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-8195-959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, pipisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kaming nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa iyong maong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba